dengue naman ay isa rin sa mga sakit na nakikita tuwing rainy season. However, we have to remember na ang dengue at ang lamok na kumakagat na pwedeng mag-transmit ng dengue, all throughout the year, pwede tayong magkaroon ng infection sa dengue. So, paano ba tayo na-infect ng dengue? So, usually natatransmit po siya mula sa kagat ng lamok. If for example, ang isang lamok ay kumagat sa isang tao na may infection ng dengue, tapos lumipat siya sa isang sa another person, tapos yun nga, nalilipat niya yung virus ng dengue. Usually, ang unang symptoms ng dengue would be fever for about 2 to 3 days. Ang pasyente ay nanghihina, masakit ang ulo, minsan humihirap din ang tiyan or meron ding diarrhea. Pero ang isang talagang napapansin po namin madalas pag ang bata or ang pasyente ay may dengue is yung talagang nanghihina po sila at masakit ang katawan. Medyo nag-overlap ng symptoms sa flu, so that is why ang initial management din talaga natin pag dengue is supportive treatment and making sure that they are hydrated by giving oral rehydration solution and clean drinking water. Dahil nag-overlap ang symptoms, minsan, ang tanong sa amin, paano ba malalaman kung dengue or COVID-19? Kasi nga naman, pareho silang nag-represent as fever, pareho silang may sakit ng ulo, katawan, sakit ng tiyan, or minsan sakit din ng lalamunan. Usually, pagka po COVID, gaya ng nasabi ko kanina, ang symptoms ito usually respiratory. Ibig sabihin, may kasamang matinding pag-uubo, paghirap ng paghinga. Now, sa dengue naman, usually, after 2 to 3 days of fever, mas tumitindi na kasi yung sakit. So, ito na yung minsan lumalabas na yung mga symptoms, so tulad ng mas matinding paghihina o kaya yung nadidehydrate na yung pasyente. And then once na nawala yung fever or pagaling na yung bat yung pasyente, doon na lumalabas yung rashes, yung Herman's rash. Okay? Now, one of the ways for us to actually really determine if it's dengue or COVID is by testing. So, ang dengue naman actually pwede naman siya ma-diagnose by just symptoms. But usually, we do a monitoring of the blood test. So, we do a CBC with platelet count. Kasi usually, tinitingnan natin sa hematocrit kung lumalapot yung dugo at bumababa yung platelet count. And ganun din yung white blood cell count, which we don't usually see in COVID. Meron din naman kasing mga test kits ngayon na ginagawa. Kasi siguro, ang familiar po kayo before yung tourniquet test, kung saan maglalagay dito sa braso, nung parang rubber na tourniquet, tapos tatali at titingnan kung ilan yung lalabas na spots. That can still be done, but now meron na po tayong mga available na rapid test like dengue antigen test and the dengue blood test that would help us determine if it's dengue or not. And of course, iko-correlate po naman yan dun sa trend ng CBC with platelet count, ganun din sa symptoms ng pasyente. Kasi usually sa dengue po, the moment na nawala ang fever, so usually mag 2 to 3 days hanggang mga 5 days of fever po yan. And then the moment na bumaba yung fever, doon na po natin makikita yung pagbaba ng platelet, ng white blood cell, at doon din minsan nakikita yung paglapot ng dugo. So ito yung critical period ng dengue kung saan dapat mas binabantayan po sila, kasi dito po yung stage na nakikita nila yung complications such as PD, pagbaba ng blood pressure, panghihina ng pulso. So, paano nga ba maiiwasan ang dengue? So, syempre, ang ating Department of Health, ina-advocate natin yung 4S in fighting dengue. So, una yung search and destroy mosquito breeding sites. Lalo na ngayong tag-ulan, usong-uso yung mga naiipon na tubig sa mga paso, yung mga plantito at plantita. Bantayan nyo po yung inyong mga paso kasi minsan dun sa yung sa plate na nasa ilalim ng paso, pwede kasing pag-ipunan nyo ng tubig. O kaya yung mga empty na balde ng tubig, o kaya yung mga timba, yung mga alulod, yung sa may roof, o kaya yung mga pond kung saan nag-iipon ang mga tubig, pwede maging breeding site of mosquitoes yan. So, search and destroy the mosquito breeding sites. And number 2S is yung seek early consultation. So, yun nga, the moment na nag-fever ang bata for about 2 to 3 days already,
humihina na po o kaya may sakit na yung katawan, hindi na makakain, mag-seek na po tayo ng consultation kung hindi man sa telemedicine. You can bring to the nearest clinic or hospital. Ang mga hospital po natin ay meron na pong protocols pagdating sa safety against COVID-19. So, huwag po tayong mabahala kasi hindi naman po hinahalo ang mga pasyente sa mga COVID suspect versus those sa hindi naman mukhang COVID. And then, number three, yung self-protection. So, sabihin, kung kayo ay pupunta sa isang lugar, kabawa, lalabas kayo, tapos alam nyo may potential mosquito, gamit po tayo ng mga long sleeves, o kaya naman po, mag-apply tayo ng mga anti-mosquito repellent para po maiwasan makagat ng lamok. And lastly, support po natin yung mga pag-spray sa mga hotspot air. So it's actually a project usually by the government or the local government. Po. Yun po ang mga paraan upang maiwasan ang dengue.